mahilig ka ba sa mga motorsiklo, or di kaya ay mag-rides kung saan saan, magpunta sa Tanay, Batangas, Zambales, Pangasinan, or di kaya ay sa Baguio. Oo, diba, yan na ang madalas na libangan ng mga kalalakihan, lalo na ng mga kabataan ngayon. Kaya ko na-mention sa inyo yan, dahil ang topic natin ngayon, ay ang iba't ibang klase ng motorsiklo, na hindi lang mabilis, kundi may presyo din na masakit sa pandinig. At ito na nga, ang listahan ng pinakamahal na motorsiklo, sa buong mundo. Ang una sa lahat ay ang Harley Davidson Cosmic Starship, na nagkakahalaga ng $1.5 million na kung sa pesos ay 72 million. Base sa data, ito daw ang kauna-unahang big bike nagkahalaga ng $1 million. Ang big bike na to ay nakilala dahil sa kakaibang design, na pinintahan ng napakagandang kulay, ng kilalang pintor at designer ng mga big bike, na si Jack Armstrong. Yan din ang isang dahilan kaya naging more expensive ang big bike na to. Kaya kung ikaw man, ay mahilig sa mga ganitong big bike, or nasa lifestyle ang pagmumotor, marahil ito na siguro paps, ang hanap at bagay na bagay sa'yo, tindigan pa lang ay siguradong kakain ng usok, yung nakasunod sa'yo. Ang atin naman pangalawa, Yamaha BMS Chopper, na nagkakahalaga, ng $3 million na kung sa pesos ay 145 million. Ito ay hindi simpleng big bike lang na kung iyong titignan, o di kaya ay simpleng motorsiklo, na nilagyan ng kung ano-anong palamuti, para lumabas na maganda, dahil ang buong katawan ng Yamaha BMS Chopper, ay binalot or coated lang naman ng 24 karat gold, na may velvet upholstery seat cover. At kung hatak naman ang pag-uusapan, ito ay hindi papatalo, dahil ang BMS Chopper ay armado ng 1,700cc na makina, marami ang mga opinion, na mas mainam ito e display kesa gamitin dahil sa presyo nito na hindi biro. Pangatlo, Ducati Degmosedici, D16RR NCR M16, na nagkakahalaga ng $235,000 na kung sa pesos ay 11 million. Ang big bike na ito ay gawa sa titanium at avionic aluminum, bukod doon, ito din ay binalot ng carbon fiber sa fender, na may bigat na 319 pounds. Kung sa lakas at hatak naman, ang D16RR ay may makina na 989cc, na powered by Ducati, at bukod doon, ito din ay may Desmodromat sa makina na kayang pumalo ng halos 200 horsepower. Kung ikaw ay mahilig sa mga rides, ito ang magandang gamitin, dahil saktuhan lang, sa budget at maging sa hatak. Pang-apat, Neiman Marcus Limited Edition Fighter, na nagkakahalaga ng $11 million na kung sa pesos ay 534 million. Presyo pa lang eh, mapapawaw ka na. Ang Neiman Marcus ay American big bike na makikita lang sa American Chain of Luxury. Kung saan ang mga motor na mamahalin ay hindi binibili, kung hindi ay sinusubasta. Ang big bike na ito ay lumabas sa isang subastahan, at ito ay sinubasta sa halagang $110,000 lang, na kung sa pesos ay 5 million, pero ang nakakagulat, ito ay nabili sa halagang $11 million. Ang Neiman Marcus ay may bilis na 190 miles per hour, at ang frame nito, ay ginamitan ng ultralight carbon fiber. Panglima, Honda RC213DS, na nagkakahalaga ng $185,000 sa pesos ay 8 million. Ang Honda RC213 ay may 6-speed transmission, na may mock-in ng 1,000cc, 16 na valve. DOHC, 4 na valves kada cylinder at liquid coolant engine. Kung sa bigat naman ito ay may bigat na 160 kilograms. Ang big bike na to ay mula sa Japan at kasalukuyang ginagamit bilang pangkarera sa MotoGP, na sinimulan noong 2012, na magpasa hanggang ngayon, ay ginagamit pa rin sa karera. Dahil sa magandang performance na pinamalas sa mga nagdaan na laban. Pang-anim, Ecos ES1 Spirit, nagkakahalaga ng $3.6 million. Kung sa pesos ay 165 million. Ito ay limited edition lang, ng titanium motorcycle. Kung sa bilis at hatak lang naman ay hindi ka mapapahiya dito, sa ating Ecos ES1, dahil sa lakas na kayang ipakita nito, na may kakayanan na humataw ng 370 kilometers, pero syempre, drive safe pa din tayo mga paps, mahirap ang humataw ng humataw, tandaan, isa lang ang buhay natin. Pang-pito, Dodge Tomahawk V10 Superbike, nagkakahalaga ng $550,000 na kung sa pesos ay 25 million.
Ito ay napabilang sa pinakabihirang motorcycle sa buong mundo. Bukod doon, ang Dodge Tomahawk ay may kakaibang disenyo na hindi mo makikita sa ibang motorsiklo. Ito ay may bigat na 680 kilograms. Kung sa bilis naman mga paps, talaga naman mapapawaw ka, dahil sa bilis nito na kayang humatak ng 60 miles per hour. Yan ay kada 2.5 seconds, at ito din, ay may top speed na 400 miles per hour. Kaya lang mga boss, dahil sa lakas, at pagkamalahalimaw ng Dodge Tomahawk. Ito ay hindi pwede gamitin pang rides or patakbuhin sa public road. Pang-8, Ecos Founders Edition TXX. Ito ay may halagang $300,000. Kung sa pesos ay 16 million. Ang Ecos Founder ay may chassis na titanium, at maging ang muffler, at may lakas ng makina na 2,409cc na may billet aluminum engine. Bukod pa doon, ito din ay may 228 PS sa likod ng gulong, at carbon fiber sa ibang parts ng body, na nagresulta sa pagkabawas ng bigat para sa mas malakas na hatak. At sa cover naman ng upuan, ito ay napakaganda, dahil ito ay handicraft leather seat na nakapagpadagdag ng impact sa ating Ecos Founder. At ang ating panglast, ang number 9, Ducati Testa Stratev NCR Machia Nero, ay nagkakahalaga ng $225,000 na kung sa pesos ay 10 million lang naman. Kung sa bigat naman, marahil ito na siguro ang pinakamagaan sa ating listahan. Dahil sa timbang nito na 135 kilograms na may 185 horsepower engine, na dinisenyo ng legendary motorcycle designer na si Aldo Rudy. At yan na nga, ang siyam sa listahan natin na most expensive motorcycle. So paano, sa uulitin mga ka-what the fuck, at para sa mga susunod nating mga videos, huwag nyo kalimutan ang mag-subscribe, at pindutin ang bell para lagi kayong update sa mga bagong istorya, at dagdag kaalaman.